So, dudurugin ni Luffy itong si Saturn at mawawasak itong Egghead Island. So, paano nga ba ito mangyayari? At so, ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay bago nga natin pag-usapan itong kumakalat na theory, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So, yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So, huwag natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yung sisimulan sa pananood ni Kuma dito kay Luffy nung sa time na inensayo ni Luffy itong kanyang unang ultimate attack, which is ito nga yung battle axe. At so now, itong pag-iensayo na to ni Luffy, matagal nang nangyari yan. Pero ang kakatuwa dito, dahil si Oda, ngayon pa talaga ipinakita itong eksena na to kung kailan itong si Saturn dumating na dyan sa may Egghead Island at ipinakita niya na nga itong kanyang awakened form at pati na rin itong kanyang transformation. At so dito sa awakened form ni Saturn ay nakita nga natin na isang insektong gagamba itong si Saturn. Pero ang ironic dito, kasi nga kung matatandaan ninyo ay di ba sinabihan ni Saturn itong si Vice Admiral Doberman na yung mga taong araw parang katulad lang yan ng isang insekto. So ang lakas ng loob ni Saturn na sabihin o ihalin tulad yung mga tao sa isang insekto, samantalang siya ay isang insektong gagamba nga rin. At saka isa pa ay di ba nakita nga rin natin na etong si Saturn i-stamp niya rin, tatapakan niya etong si Luffy ng katulad nga lang ng parang isang insekto. So kaya nga going back dito, nung pinakita nga sa atin ni Oda etong pagpapractice ni Luffy dyan sa kanyang battle axe, ay parang sinasabi lang sa atin dito ni Oda na sakto o fit na fit etong atake na to ni Luffy para nga pantalo dyan kay Saturn na isang gagamba. At so maliban ba dyan ay kung matatandaan nyo nga ay di ba sinabi nga rin ni Luffy na isa-save niya etong kanyang atake to para doon sa malakas na mga kalaban niya na gustong kunin yung kanyang mga crewmate. At so now, ay di ba nga nakita naman natin niya na gamitin ni Luffy yan dito kay Arlong. So yan yung pinantapos niya o pinantalo niya dito kay Arlong. Pero since na ibinalik nga ni Oda itong eksena sa pag-ensay ni Luffy dyan sa kanyang battle axe, ay di kaya yung pinapatukuyan nga dito ni Oda sa statement ni Luffy ay para nga talaga dito yan kay Gorosei Saturn na. Pero this time ay mas perfect na nga itong atake na to ni Luffy dahil sa kanyang Nika form. So ibig sabihin ay gagamitin ni Luffy itong kanyang battle axe laban dyan kay Saturn nang naka-Nika form siya. So kaya mas malakas na mas perfect nga itong kanyang battle axe kumpara nung gamitin niya yan dito ngayon kay Arlong. So kaya nga ang lupit talaga nito ni Oda, kasi nga diba si Saturn ang tingin niya lang sa mga tao katulad ng isang insekto. So kaya nga magiging maganda kung etong si Luffy yung gagawin niyang pagtapos dyan kay Saturn ay sa pamagitan nga lang din ng pagtapak. At so maliban pa dyan, yung isa pang dahilan o isa pang basihan kung bakit sinasabi na etong si Luffy ay tatalunin si Saturn dyan sa may Egghead Island ay dahil di ba nga yung mga kaganapan dito sa may Egghead Island arc ay sinasabi nga na parang mini-mirror lang yan yung mga nangyari dito sa may Sabaody. So sa mga susunod siguro ay mas mapag-uusapan natin yan. Pero di ba nga dito sa may Sabaody ay nakita nga natin at ngayon alam na nga natin na etong si Kuma ay niligtas niya lang etong si Luffy pati na rin yung mga kasamahan niya gamit etong kanyang Hands of Liberation. So kaya nga ngayon dito sa may Egghead Island ay etong si Luffy naman yung magliligtas dito kay Kuma at laban na nga yan dito kay Saturn naman. So bali etong si Luffy naman ngayon yung magpapalaya dyan kay Kuma sa lahat ng mga paghihirap niya at lalong lalo na doon sa pagbabawal diba na pagkikita nilang dalawa ni Bonnie. But then ay maliban pa dyan, dito pa rin sa may Egghead Island ay sa mga previous chapter kung matatandaan ninyo ay diba nga may statement na nagsasabi na Egghead incident will shock the world tomorrow. At so now ganito, yung sa pagdating ni Saturn dyan mismo sa may Egghead Island ay parang sinasabi nga na etong si Saturn ni-represent niya etong Saturday, yung araw na Saturday mismo. So hindi naman sinasabi na literal na araw ng Sabado dumating o tumungtong etong si Saturn dyan sa may Egghead Island. Ang sinasabi lang dito, etong si Saturn siya yung nagre-represent sa araw ng Sabado.
Pero ang kakatuwa dito dahil alam naman natin na pagkatapos ng Saturday ay dyan na nga darating papasok etong araw ng Linggo, etong Sunday na nga. At ang nagre-represent naman dyan sa Sunday ay eto na nga si Luffy, si Sun God Nika. So kaya nga, etong statement dito na will shock the world tomorrow, etong salitang tomorrow na to, ang nire-represent niyan, ang pinapatukuyan niyan ay eto na nga si Sun God Nika. So kaya nga eto, yung isa sa mga basihan kung bakit sinasabi na etong si Luffy tatalunin talaga eh, etong si Saturn dyan daw sa may Egghead Island. Kasi nga, alam natin na sa pagtatapos ng Saturday ay dyan na mamamayagpag etong Sunday. So victorious ganyan. Pero maliban pa dyan ay pwede nga rin nating makita sa may Hindu mythology naman yung pagkatalo rin neto ni Saturn dyan kay Luffy. At so balikan nga muna natin saglit etong si Luffy. So alam naman natin na etong si Luffy nga inspired yan dito sa isang Hanuman na kung tawagin nga ay Barang Bali. So etong si Barang Bali ay Hindu god nga yan. Monkey god siya specifically ng mga Hindu. So kininfirm naman din ni Oda yan dito sa kanyang Road to Laugh Tale na etong si Luffy nga ay inspired yan sa Hanuman, sa monkey god ng mga Hindu. Habang etong si Saturn naman ay sinasabi na inspired siya dito naman kay Lord Shani, Diyos ng mga Hindu. So etong si Lord Shani, siya naman ay divine personification ng planet Saturn dyan nga ng mga Hindu. So kaya nga, obvious nga raw na etong si Saturn ay dito naman niyang pinagbasihan. Pero ang interesting dito, dahil nga, di ba etong si Luffy at saka etong si Saturn, dalawa sila parehas yan Diyos ng mga Hindu. Pero may kita nga dito na etong si Hanuman, etong monkey god ng mga Hindu, nasa paanan niya lang etong si Lord Shani at etong at natapak-tapakan niya lang yan. So ang ibig sabihin, mas superior talaga ng dihamak etong si monkey god kumpara dito kay Lord Shani, kasi nga eto tinatapak-tapakan niya lang etong si Lord Shani dyan. At eto nga, kung etong si Saturn ay dyan naka-inspired o dyan base sa karakter ni Lord Shani, ay malinaw niyan na talagang talong-talo siya dito kay Luffy, kasi nga etong si Luffy yung karakter niya nga dito pinagbasihan niyan kay monkey god, kay Barang Bali. So kaya nga eto yung isa sa mga basihan kung bakit sinasabi na tatalunin ni Luffy etong si Saturn gamit yung kanyang battle axe, yung kanyang malapit na pagtapak. Kasi nga, ganyan lang din yung ginagawa nito ni Barang Bali dyan nga kay Lord Shani, tinatapak-tapakan lang din. So kaya nga, sa atake na yan ni Luffy, ay dito lang nga sinasabi na may split din ni Luffy, masisira niya rin etong Egghead Island ngayon. So posible naman talaga na mahati ni Luffy etong Egghead Island gamit yung kanyang battle axe na atake. Lalo na kung gagawin niya pang higante yung paa niya. But then, ay pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang nga muna itong video natin na to. At so ayan, ay medyo malupit din itong theory na to. Ang daming nakuhang basihan para nga masabi na tatalunin ni Luffy itong si Saturn. At so ayan kayo ba guys, sa tingin nyo ba, tatalunin nga ba ni Luffy itong si Saturn gamit yung kanyang battle axe? At so yun lang naman, at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niya lahat at kita-kits tayo ulit.